Okay, ako si Brother Mel Palma, no? Nagkapasalamat kita po una sa atin ng Ginoo, pangalawa sa atin ng kura paroko din, no? Si Reverend Father Tomas Delicana, sa pag-invite sa atin to give this discussion para sa inyo tanan. So, ang atong topic is my life story, God's story. But before ko ihatag sa inyo ang topic, gusto ko makita nga magtindog ang mga juice gugma. Okay? Palakpakan natin ang mga juice gugma. I think ining MBMG Mother Butler guru sini. Mother Butler natin, dinigin sila. Okay, Mother Butler. Please God, no? Talapakan natin ito ng mga Mother Butler. How about this catechist? Catechist. Oh, damo. Okay. Oh, please God. Okay, thank you so much. Talapakan natin ito ng catechist. And I don't know ano yung PSAM. Pisang. Ano yung pisang? Social Action. Social Action Ministry. Okay. So, dinili sila ang pisang ngayon. Sima lang sa katikis or hindi? Sima lang. Okay. Holy Trinity Divine Healing Ministry. Where are you? 1, 2, 3, 4, 5. Okay. Palakpakan natin sila. PFC. Finance Council. Okay. And I think CWL man eh. No? CWL. Then Barangay Coordinator. Okay, thank you so much. You may now see it. And wala na ko may apostolato. Okay. Kag ang aton El Shaddai. Wow. They are three. Okay. Doctrinity, no? Tatlo sila, pero kaisa, no? Okay, thank you so much. Knights of Columbus, we have three. Okay, apat kami tanandiya. Brother Knights. Okay. So, wala na kong may nalipatan, I mention. Divine Mercy. Yes, thank you so much for reminding me. Where are those Divine Mercy? Makita ko ba? Tindo. Isa, dua, tatlo, apat. There are four, lima. Okay, wala na kong may nalipatan. See, the bully, tapos run. Output, no, sorry. 1, 2, 3, 4, okay. 5, that's good. Wala na kong utaan? Oh, sige. PPC. Paris Pastoral Council, hindi nang sila. Okay. Wala na? Peace. Okay. Ang inyong amot, ipalakpak nyo sa babaw sa inyong ulo. Para kayo. Praise God. Kaya man, today, subong adlaw, mabatian gid naton kung daw anong katahong ang Ginoo sa aton nga kabuhi. Okay, liwat ako si Brother Romel A. Palma, ukod ko ako nasawa, no? Nag-live kita subong sa katotohanan na pag-usapan YouTube channel. And thank you so much nga ari ka mo tanan diri. And ang ating istoryahan subong is regarding sa my life story, God story. So ano ihan ang posible nga matabo diri sa aton nga pag-istoryahan? Ano ay han ang imo yung story para mahambal mo ang imo story sa imo kabuhi, story man sa Diyos. Yes, mga kasaysayan sa kabuhi. And we will connect that kasaysayan sa kabuhi sa aton mismo, kasaysayan man sa aton, story man sa aton Diyos. Okay. Mayari kita din yung pito kapunto sa pagpadalong. Pito lang para dali, para dasig. Una, ang kabuhi ka ang isang balangaw, no? O kon rainbow. Pangatawa, ang Diyos yara sa aton pagpanglakaton. Pangatlo naton, ang paglantaw na malipot lamang ang kabuhi niya. Hindi mo sila nga tao ka bala, life is too short. Okay? Ang pagdumdum na kaupod ang Diyos sa pagpangabuhi. Ang ikalima naman, ang aton kabuhi, istorya man sa Diyos. Ang ikaanong, ang gugma sa Diyos na kapalayon sa aton nga wala nagabalhin kag katapusan, ang Diyos wala nagauntat sa paglabot sa aton. Okay? Now, mapusit kita sa una natong na topic.
ang kabuhi kaangay sang balangaw o kung rainbow. So kung nandawag mo ang rainbow, may ano ang rainbow gani, sis? May different color. Sa different color nga ina, ang different color, may ano naman ina? Maria Luz, sister? May mga kahulugan. Very good. May mga kahulugan. Kat amoy nasubungan aton nga talakayon. Ano ay han ang pwede maging simbolo sa tagsa-tagsa nga color? Sang rainbow naton o kung sang balangaw. But before I proceed, may I see the hands sang ari diri subong nga may dala nga Bible? May dala nga Bible? Please, pagwaan yung Bible nyo. Be ready. Kay subong, bukaron nyo gid ang Bible nyo para makita naton ang rainbow sa naton nga kabuhi. Sa rainbow sa naton nga kabuhi, may ari diri nga mga traits naton o kung pamatasan na nagkatabo sa aton o kung sitwasyon sa naton nga kabuhi nga aton diri mapamatian. Una, wow, masabi ari ini, kahisa. Ano yan ina? Magkalaanta na karon. Pangadwa, kasubo. O duwa na. Dingon tatlo abe kaki, ano naman si Dingon? Anong kikikigani? Kagalang-galangan, kataas-taas ang katipunan. Pero subong, hindi tatlo kaki. Duwa pala na, may tatlo pa. Ang atong na iniskas, lima hindi sila kaki. Kahisa, kasubo, sa rainbow ay na. Sunod, ang kaaking. Okay? Kalipay. O, aragili. Sunod, ang kalipay. At ang kadulong. Dulong kong gabi. Pero kung aga, sana, no? Pero lang taon na ito, ano, yan ang ginasimbolo sa tag-satag sa katinaga na ito makita nila, kahisa, kasubo, kaaking, kalipay, kadulong. Ano ay ang ginasimbolo sina sa ato mismo nga balangaw? Okay? Kahisa. Amo itong hapa ni sister, ang color na ito, may mga meaning. I know, many of us, may mga tagsa-tagsaya kapang kahulugan sa tagsa ka color. But for now, ang aton niya nga kahulugan sining color green, no, is kahisa. Okay? Sunod naman ang kasubo, ginasimbolo sang color blue. Yan. Okay? Ang kaaki naman, of course, usually makita naton color red. Ang managaling ako ng flag naton, bumalis ka. Ang pula sa babaw, ay ako, giyarado na. No? Ang muna ganyan, ginatubluan kita sa atong skulahan, dapat ang flag, proper ang pagbutang, dapat blue ang sa babaw, ay kung pula ba si declare of war. No? Ang muna ang kaakin. Sunod, kalipay natin is yellow. Nga mo, yellow. Okay, siyempre, ano sa muna, na, kung magkakanami, isang mga tiyagan, makita mo ang color ng ina, yellow. Kaya ang kadulong nagasimbolo sa itong, no? Ang itong ba lang ang madulong sa aton nga kabuhi. Okay, isa-isa ko naton. Aran na inyo, Bible? Sa kaisa kita makadto. Okay, pauna-una. Pauna-una bukad sa Bible. Galatia 5:26. 25:26, okay? Galatia 5:25-26. Nataon na kung sino ang mas madasig din magbukad sa Bible. Sigurado kita ang mga Diyos ko, kung may mga Bible ninyo mo, ang mga promise ako ni Sister Pei. Okay? Sister. Sa prayer ako, ang Espiritu naghatag sa aton sing kabuhi. Kag siya man amo ang dapat makahom sa aton kabuhi. Hindi kita magpabukal o kung mag inakigay o kung maghinaisay ang tulong sa Diyos. Hinasaay, hinisaay. Hindi kita maghinisaay. Pero the fact is, ang kamaturan ang mahining. Tumod kay ara kita sa narisari ng religious organization, tumangkot, honest to goodness, may hinisaay wala. Di ba lang? Ang Diyos, madamot eh, pag-permitting nila, damot sila. Di, karoon lang ang, ano ganyan sila, ang, di ba, meron siya mabalay, ay, ano lang, damot sila, dapat hindi na sila magkamuna. Di ba lang, kahinisa ay, maghambal kahisa, you are willing to destroy that particular group or man or woman para lang maguba siya. Okay? Hisa. May isa pa na. Lumasin na sa ginbasa natin sa Galacia, pamatian tapagit ang hambal ni Santiago sa 3, 13, tugtog 14.
Okay? 13 to 14 San Santiago. Bayo imo kamot kunara na ang sa Bible mo na kapal para ikaw mabasa. Santiago 3:13 to 14. Okay? Araran. Kag isa pagkain mga utol, no? I know nga we are so very religious. Okay gid na katama, palasin ba kita? Okay gid na katama. But ang kamaturan hindi naton pagdulaon sa atong kabuhi ang word, no? Kung malakat kita, may mga missions kita, bitbiton tama na natong Biblia. Ano ang makikita niyo sa ibang relihiyon sa ilang Biblia? Di ba lang, ilang Biblia, bahok ilok. Ang ato niya, bahok yabok. Kaya nga man, ang ato ng Biblia is for display only. Utang sa altar, ang altar na itong ginagawaan, ginayabukan, okay lang. Pero ila yan, ha, bisan sala, ila nga pagtublo. Sige lang, bisan bahok ilok, at least, ginagamit. So, ang mga dapat ubrawan na ito, no? Okay? Sister? Ari, sister. Tunduan tayo ikaw, ha? Okay. Santiago 3:13 to 14. Diyan ako dinasama kita. Okay. Before. Namin kuro si sister ko basahon ta. 3:13. Are, sis. 3:13. Mayara pala sa inyo nga maalam kag mahinang panon kinahanglan pamatud-an niya ini paagi sa iya maayo nga kabuhi. Kag maayo nga mga binuhatan nga nahimo nga may pagpaubos kag kaalam. Pero kon sa inyo tagipusoon, tamo ka mong kahisa. Mahinakiton kag maiya-iyahon. Di hindi ka mo magpabugal kag magbinutig sa pagtabon sang kamatuoran. Ang pulong sang Diyos. Lektor or lektor kini guro ang nagbasa mo, no? Munang basa kini simbahan. Kulang tawa naton, ang kaisa din ini dapat maging karakter naton. But then, nga man gina-emphasize naton na tungod kay ang aton kabuhi, it's like a rainbow. Puno kita sa amo ini. May mga kahisa sa aton. Pero dapat tandaon naton. Ang muna ganyan, ang hambal kagina ni Father Tom, nga ini sa gusto nga maghalin ni Diri, nga kumbaga hindi himuos ang iyang paminsaon. So this is the time nga ang mga kahisa nga ara dira sa aton, mamat-amat na na-evaluate sa aton kaugalingon, kag amat-amat ito ay nadula. Kung nagkaumot man yung religious organization nga ina, kung nagiging successful man sila, ang umbraho naton is buligan tapangin sila to grow and to be a successful group. Okay? So hindi mag-inis sa ay. Kahit may isa pa, last, Santiago 3:16. Okay? Ari si sister. Kay kundiin, may kahisa kapag ka maiya-iyahon, may kinagamon man ang kagtanan masahi sa kalaot. Salamat. Patihan nyo, kundiin may kahisa, may kinagamo man, kagtanan nga kalaot. Amoy na ang rason nga man ang atong religious organization, ang atong parokya, hindi mag-umbat-umbat tungod sininihisaay. No? Amo na ang kwaon na ninihisaay nga ara sa aton. Even though, naging part na sa aton nga kabuhi, pero pahawang tayo na. Naman masagi kita, naman ma-hurtin kita ya, kung successful ya, sila. Kung pwede malang kita makabulig sa ila, para mas maayong pagin, naman hindi. No? Ang importante, we are doing these things para sa kahimayaan sa aton nga Diyos. Okay? Next, kasubo. Basahon naton ang Marcos 3:5. Hindi man na pwede naton kwaon sa aton nga kabuhi ining kasubo. Nga man sino din nga tawo ang wala sing namatyan. Nga man sino din nga tawo ang nga hindi siya pwede madulaan sa mahal sa kabuhi. Nga kung madulaan ka sa mahal sa kabuhi, why ka nasubuan? Marcos 3:5. Masubukin diyan ang tabo sa aton. May mga kasubo nga naga-encounter kita. Pero ang kasubo nga ini, makikita natong nga
magiging useful ini para sa aton tungod mas maintindihan naton nga ang kasulong inigiling kaupot naton ang Diyos. Okay, basahon naton. Sino to? Marcos 3:5. Ay, ato to si Sarisa. Ato to. Gintulog ni Jesus nga may kaakig ang mga tao nga nagalibot sa iya, pero nagkasubo siya tungod sa katigasang ila tagipusoon. Dayon nagsiling siya sa tao nga naitos ang kamot, untaya ang imo kamot, ginuntay niya kang nag-ayo ini ang pulong sa Diyos. Okay, klaro, no? Ang Ginoong Jesus nagbatyag sang kasubo tungod sa katig-asang ulo sa mga tao, amo man ini sa aton. Ang Ginoo naton sugong katanaw sa aton nga may kasubo kon kita tiga-tiga nga hindi kita matudloan. Mabal kita nga, hey, bata ka pa noy, tigulang do ko, no? Apunta ka pa lang, pabalik na ako, no? Pero hindi subong sina ang Ginoo nalipay dapat sa aton maglantaw nga matinumanon kita sa iya. Pero lantawa ang feeling ni Lord, nasusubuan si Lord, nasubuan kit siya kung makita niya nga matigla sa ulo ang mga tao. Amo na kita mismo gabat siyang man kita sa nai nadi pala nasubuan man kita kung kaisa maglantaw nga we are doing our part. Ginabuligan naman ang dapat buligan, pero nga aman hindi magpabulig. Tigla-tigla, hindi ang mamatian, no? Diba? Relay? Okay? Kaakin, Efeso 4:26-27. Are naman, may mga cases kita na hindi natin maibitar na ginapaakigid kita yan. But si San Pablo may ginaremind sa aton sa Efeso 4:26-27 nga dapat naton obrahon kap ano ini siya. Are may gamay nga Bible ako nga nakita. Ano ini sa sis? Efeso 4:26-27. Kon magpangakig kamo, hindi kamo magpakasala tungod sa inyo pagpangakig kag hindi pagpadugaya ang inyo paakig sa pupos nga adlaw. Hindi pagatagi ang kaygayunan ang yawa, ang kulong sa Diyos. Salamat sa Diyos. Kon magpangakig kamo, hindi kamo magpakasala. Pangakig ka lang, ayaw magpamuyayaw. Na pangaking ka lang kung insakto man nga pangaking huwag man simalain sina, pero hindi ka mo magpakasala kahit kung nagpamuyayaw ka na sa versikulo 27, hindi paghatagi sin kahigayunan ang yawa. Okay, it's better to love the person you hate than nga buyayawon mo siya. Kaya mo na ginatudlo sa ako ni Lord eh. Love dapat mamotivate kita sa paghigugma o kung sa gugma mismo sa Diyos. Ha? Hindi isang kaakig. Amo na sa ato na bino, may mga personalidad kita yan. Once may ego ang atong ego, buot silingon, sakita na kita sina, akik na kita sina, dugay-dugay, pamulay na, gagawa na da ang mga hala, no? Gano na, kasunod-sunod na lang, amo na, chaplo ito sa tiyago, ang dila, amo ang labing delikado, kaya ang dila makasunog sa kagubatan. Kung siya silingon niya, ang dila, nagagawa dara sa dila nato, pwede kita kadayaw sa Diyos, pwede man kita kapakamalakot sa mga tao. Gani, kung magpangakig, hindi gibag, pakasala. Sunod, kalipay, Salmo 37:4. Okay, Salmo 37:4. Okay, sister? Dayon ang naguhog sa iya tingo mabatian. 37:4. Dayon ang naguhog sa iya tingo mabatian. Ang gamhanan nga tingog sa naguhog samtang nagapadayon sa pagkilab ang kilat. Sorry, sir. Pangita ang imo kalipay sa Ginoo. Kagihatag niya ang imo, ang imo gid ginahamdo. Ang pulong sa Diyos. Salamat sa Diyos. Gani ang problema sa aton,
ginapangitan ng atong kalipay dito mismo sa Ilignan, no? Yes. Dito mismo sa Tungitan. Hindi so kung sina ang ilang basa sa Biblia. Ang basa sa Biblia, pangitaa ang imong kalipay sa Ginoo. Ang muna ganyan kung tayo kagayaw ng Diyos, hindi kay, ahay, ito wala katinod gana. Kaya naman, ang imong kalipay waay sa Ginoo. Yes. Di ba? Kung may ginaobra kita para kay Lord, malipay kita dapat. Tapoy na po. Ako, gusto nga, kaya tulungan ko. Gusto nga, dito nga. Reklamo. Tingnan mo ba, sa Dayar ni Santa Faustina, hambali Santa Faustina, ang akong pahuway, ara sa pag-alagad sa akong isig katao. Kita mo, pahuway ang pag-alagad sa Giyapon. Because, ang kalipay niya, nakita niya sa Ginoo. Amen! Dito lang. So, dapat ako na umuha na, kung ang kalipay na itong terminato niya, pagkitaon kay Lord. Kung ang kalipay na itong ginatakot na itong kay Lord, bisan mamabuti, bisan pasalayon sa lawayo ng imo member, sa laway ng inyong member, pero siya po, mamadayon ko sa mga servisyo nito. Kaya naman, nalipay kaya mong serve kay Lord. Kaya nalipay ko ang kaya kay Lord. Okay? Now, Bugna 21.4. Ari Magid, grabe, ganun pala sa buta, kahindi kita, nasakitan kita, no? Grabe sa feelings, nga atong nga ginabatyag, nga atong nga ginatupang. But then, may ginapromisa gani sa aton na ang tanang na ila ng mga negative, mga masapari, mga kasakit ng pagkatos, matula. Pakibasa. Sige, sige, sige. Pagpahiran niya ang tanang ng mga luha sa ilang mga matay. Wala nasing kamatayon, kasubo, pag-ibig, ukon, kasakit. Ang daan ng mga butang, wala na. Yes. Salamat sa Diyos. Amoy na gani, kahambas ang Salmo Magina, 37.4, pangitaan mo kalipay sa Ginoo. Kag imong ginahandog, yata diyan na. Kaya man, may eternal life, no? Wala na sa pag-ibig, wala na si kasakit, wala na si kamatayan, ng daan ng mabutan, wala na. That's the reason, yung makahambal dito ako, wala sing makasilindere na hindi niya maghigugma sa akong kaaway. Kaya naman, ang ginapromisa si Mamalo. Ano? Bisa magpunla yung maghigugma si Mukaway, pero ang kalimpay, yung pagkita ako na sa Ginoo, obrahong tingin. Amen. Amen. Sama na obrahong na. Kon, sunod. Kadulong. Ano naman yung kaduluman? Mateo 4:16. Ano yan ang kadulong? Madulong ang atong kabuhi bilang Kristiyano, nagapanglatatong kita ang aton mission sa kalibutan ini. Kaya kumbaga may mga cases yung kaysa, hindi na ito maintindihan ang mga nakatapong ini. Pakibasa sis. Ang mga tao ngayon sa kadudulman, makakita sa dako kakapawa, sa mga nagapuyo, sa madulong na luta, sang kamatayon. Ang kapawa, magasila. Ang kulong sa Diyos. Tandaan nyo, bisan madulong ang atong gina-experyensyahan, pero may kapawa nga amo si Kristo dira mismo makita. Okay? Bisan madulong, pero may kapawa sa lihapon. Budlayan ka na subong? Kapeskwela ka sa inyong mga baka ng tali, sayawang kapalita sa nihalawan sa tanlaw. Budlayan ka na subong? Kay lugmo ka na sa utang? Dulong-dulong yung mong kabuhi? Pero ang Ginoo sa aton, nagahatag sa kapawa. Amen. Okay? Now, after this rainbow, may araw naman kita nga pumalandungan pagin. No? Ang Diyos siya rasa ito ang pagpanglakaton. Ano inyong obserbahan diri sa picture niya ni Sister Lydia? Salamat. May gusto ko mo makita na perfect ni Sabat. Ang TL Brad na wala sang chinelas, amoy na ang simbolo na siya na panglakaton. Kag-ang nag-chinelas. Sige, sige lang. Okay na, sister. Nasaan? Medyo nakita ko na Sabat mo na eh. Sige, sige. Okay. Oh, sige, sige. Sige.
Kaya nga ako niyang pagkakita sa TL nga mahiko, gasimbolo ina, nga kung sa kunara siya sa Ginoo, bisan na nang kabudayan sa iyang pagkakaton, ara siya, wala siya naga-tiklamo, o wala siya blaster naga-garitlamo, nga bisan amo lang na siya nagkatiila siya, wala kasi chinila, so wala ang iyang pagtuo, ara sa Ginoo. Okay lang. Okay, sino bang gusto maitugang dire? Diyan yung mag-ibi ah. Okay, ano mag-ibig sis? Ang duwa nga sa TL, example ako na lang sa aming gabay na TL. God is always with me. Pero there are times na po naara ko sa kasubo ko sa kabudlayan. Isa na lang ako. Kaya nakita ko, isa footprint in the sand. Yes. Isa na lang nakita ko sa ni Lord. Actually, perfect. Si Lord ang isa ka TL. Ang isa ka-TL kita eh. Diba? Si Lord, ang Diyos yara sa atong pagpanglakaton. Binito si Pai ka lang niya kabalo. Without knowing, ang Diyos nag-upload sa imo. Amen. Ang problema sa akon, 3 years old pa ako, nagdagdag niya ako sa septic tank. Kung isip-isip ko, patay ko po. No? Pero, praise God, buhay pa ko niya ako. Amen. Kaya naman, ang Diyos yara sa atong pagpanglakaton. Lakaton. Okay? Now, basa ko tadi sa Tagalog version, no? Kasama ko ang Panginoon, kaya hindi ako matatakot ano ang magagawa ng tao sa akin. No? Sa awi, o kung Salmo, Shintolisi also, sa is. Do not be afraid. Kaya aman, ang Diyos nagaupod sa iyong pagpanglakaton, may karangyang kabalong. No? Why ka na niya kabalo? Nga, abi mo, you are lonely, you're alone. But then, the Lord is with you always. Ara lang yan, ginuose mo yung kabuhi. Adlaw-adlaw, yun na yan. No? Every day, every minute, every second of our life, ang Diyos iyara din sa aton. Amen. Next. Kumangkot. Gaano ka naman subo, kasi durado, nakaupod mo ang Diyos. Ah, sige ba, si Sister Annalyn, gaano ka kasigurado ng upod ng Diyos? Sa atong pagtilipon niya, ala siya, ala ba kita nagtipon para sa Ginoo, ala siya, kaupod na doon. Thank you. Tumag niya, ala siya, no? Trabi niya, assure din siya. Now, tantaw natin din. Ang ginbuligan kita sa pagpamamuyo. So may assurance nga mapamatuod natin nga ang Diyos kaupugin natin. Kaya naman, may araw yung sakot din na tamad magpamamuyo. Ako wala ko magsindi, no? But, ang Diyos na mismo ang gamulig sa atin sa pagpamamuyo. Paano? Basahon natin ang Roma 8:26 sa Tagalog. Basahon ko na lang din para hindi ko mabulayan. Tinutulungan tayo ng banal na Espiritu sa kahinaan natin. Kailangan ka ganito ang pray, wala? Ano ang Jesus Christ? Ang kalag, no? Ang nakahanda. Pero ang iyang alabas, malula. Mahina. Ang nagaling ang pulaw, kamong kamagpangamuyo. Okay? Hindi natin alam kung ano ang dapat natin ipanalangin. Bisa magpangamuyo, hindi ka kakabalo kung ano na. Kaya, ang Espiritu na rin ang namamagitan sa Diyos para sa atin sa pamamagitan ng mga daing na hindi natin kayang sabihin. So, ginabuligan kita sa Holy Spirit. How to pray? Ang mga assurance natin nga ang Diyos o upagin natin, wala siya na nabulag sa atong tanan. Okay? Now, ano yung isa? Ano yan? Inyong description sa image ka na. Ang mga sa promise ni Lord. Ano ang promise ni Lord? Basahin ko sa inyo ha. Sa Mateo 28:20, turuan niyo silang sumunod sa lahat ng inutos ko sa inyo at tandaan ninyo, lagi ninyo akong kasama hanggang sa katapusan ng mundo. That's why naambal din natin nga ang Diyos sa upod din natin. Kaya man, even though until the end of this earth, this world, ang Diyos, kaupod kita. Huh? Nagpanglakaton kita, nga kaupod sa siya, nga hindi siya magpabaya sa ato. Okay? Ang taon na ito, sunod. Number 3,
ang paglantaw nga malipot lamang ang kabuhi. May pikamot honest lang. Sino nagapati nga malipot lang ang kabuhi? So may atalay nga. Isa, dua, tatlo, apat. Si Sister Sonia, naama lang kasiling ka na malipot lamang ang kabuhi. Ay, hindi kita sure kung saan ako kita ko ako. Kaya ang Diyos ko kung saan ito, agad-agad ang kabuhi, utang ko sa mga nagkakasayang natin mo. Social na may laan, makabisa, ito ang oras na kita ko. Thank you. Thank you sa pagsaba. So, may araw yung bang kita yabi niya instinct na ang kabuhi na ito, makalipot. Life is too short. Grabe kami ka, may lang yung telephone lang din. Nga ay halipot ang imo paglantaw sa kabuhi. May mga facts kita or possible view. Okay. Ano ina? Una, nag-aisip sa niya kaadlawan. Sino ito yung pwede nag-abantay sa birthday? Pwede lang daw? Birthday ko naman. Di ako galing ano birthday naman po. Di dagdag naman edad ko. Di paano ni Bay? No? Pinala lang ako nga tinuhin ko rin. That's why ikaw ba kita lipot lang din at kabuhi. No? Sunod! Natawa natin, Ari Grisio, na kung may araw maghambal sa inyo nga ang birthday, hindi mabasa sa Bible, pero tirigali yung, mabasa sa Bible, ano ganyan sa Tagalog ng birthday? Kaarawan. Pasahan natin sa Awit 19 verse 12, kaya ituro sa amin ang pagbilang ng aming mga kaarawan. Ha? Upang kami ay mga tamo sa aming puso, may karunungan. So ang ato nga birthday, biblically ang Salmo 90 versikulo 12 sa Tagalog version kaarawan. Gani kung kita nag-iisip pero sa atong birthday, that's why makikita din nato na ay ano ni man. Okay, guys, si Santaro po. Ay, si Señor na po. Ah, oh, ay, okay, guys, si Benito na po. Ang naman, tila na nakatubig ako ng bili. Ah? Kahit ginaisip na itong nakabuhi, that's why makikita nato ay kalipot ng gali sa paglantaw o sa kabuhi. Next, possible view. Wala sing kapustanan sa iyang pagtanda. Gaman mata, abing ibang tanda. Yes, very good. Kaya ba nga, wala mo na iyo. Ngayon, ang kalitaw ka ba nga, life is useless. Wala, hindi pulo sa kabuhi. Okay naman, nakasulat abing sa Biblia, so kung sini. Sa mga aral, 1.14, kung manog wali, 1.14, nakita kong walang kabuluhan, kung sino mong wala simpulos, ang lahat ng ginagawa ng tao rito sa mundo. Para kang mahabol sa hangin. Oh, useless. Kung baga, kung isip-isip mong mabi, dinunag ka, tapos yung patakok ka, tapos yung pismila ka, anong ginagamit ko? Makaang ka pamahaw, panyaga, panyakul. Mapahuwag ka matulog, huwag ka pa naman. Makaang ka pamahaw, panyaga, panyakul. Matulog, huwag ka naman. Di ba? Ano pulos? No? Amo na lang naman yung sarong abe. Amo na naman kira ko ay tripot sa kabuhi. But if you connect your life to God, naman balitin na, Lord, kulang pagyakul katama akong kabuhi para bayad sa akong salat. Amen. Kung magkita ka lang, is too short, kaya man, kulang kami bayad sa akong kasalanan. Di ba? Okay? Number 4, ang pagdumdum na kaupod ang Diyos sa pagpalabuhi. Okay, arna. Di niyo drawing? Sino to kailangan wala pa na na-mention? Okay, balikan natin. Ano ang inyo suba sang kabuhi? Wala kami na na-shelsis, no? Kamu na ganyan nga, mampot ko sa imo sa drawing. Kaman ako na, ikaw ki-drawing. Kamu na nga, kami drawing. May kami nga apat. Okay. Kami nga apat, may consensus. Na nag-sharing kami kung ano ang amo na mga pinaghihan. So, to sum it up, may kasubo, may kalipay, na medyo may isa ang kuwang na-encounter. May karipay at may kadalagaan. Nalala na akong din sanglit sa among napagturo sa Diyos. That is why alis ito nga may simbahan din may cross. May mga unos din, may mga bato, may tatong mga bato. That's why may nagkatumbang mga kahoy, sige ulan. And in the long run, wala mang singkatapusan ang river. Why?
that is forever. The end. Masadya lagi. Bagi kami lihatan, it's because dirari kami tanang kasandik. Amun-amun siya lang kami lihatan. Okay. So, kung ito, mag-realidad din eh. That's why river of life. No? Wala sing paguntat. Huh? Kay, kumbaga, cycle na yun. Normal na yan nga may pag-anto sa inyong kabuhi. Normal na yan nga may mga tao nga pasibalahan ka, isaan ka, magbayawang ka. May mga tao na yan nga siraan ka pa. But then, go on lang tayo because you have that river of life. Pag namuli, if you want success, araw na siya kung sino. Kani, ang abasang makustresi-tresi pala, padayon ka. Padayon pala. Patayin mo muli ang success mo. Now, number five. Ang atong kabuhi, istorya man sa Diyos. So muli ang pinaka-center nato, no? Paano ito ma-relate ng atong kabuhi, istorya man sa Diyos? Ano ay han ang pwede mo mahambal sa imong kabuhi, sister, na istorya man na sa Diyos? Si Jesus, parehas ang dato niya lang. Tapos mo sa barilya na lang. Tapos ay nag-dinansapan sa posibilidad. So aside from that, ano pa din mo ambal bro? Sa imo bi experience sa imo kabuhi, paano mo makonek ng imo kabuhi, istorya man sa Dios? Pag isa sa pagbukaw sa aga, na ulit ka pa. Kagi sa pagpamuwi. Thank you. Paagi sa pagbuktaw sa aga, no? Nabuktaw ka pa, no? At sa pagmuyo man. Pagpasalamat. That's good. Tama na. Okay. Lantaw na ito, eh. May din na? Ato bang ito na? Problema. Okay. Ano yan ang mga problema nga naman? Ano may agi dito sini? Failures. May mga call. May mga failures ka pala sa imong kabuhi, makapagtabi si Ma'am Erna. Ano yung failure sa imong kabuhi, ma'am? Okay. At sa ako, ng kabuhi, sa pinilo, naisip ko nga very successful din ako. It's because, nahalin sa ako, nag-successful tanan ng ako sa mga manuhod. Halin sa ako ni Kalima Aso sa katapusan, they are all professionals. Pero, sa akong kabuhi, ginano ko ang akong kaugalingon, importay ko ang akong kaugalingon, wala ko ng pamilya, it's because para lang sa ako naman kung ito. So, meaning to say, para sa inyo, ang failure mo is ang wala ka sa... Okay. Okay. Para kaya sa sister na ito. So, ano ko, may mga plano ka bala na maayo? Ha? Plano na maayo, pero... maayo man, pero wala natabo. Ano ang maayo mga plano, pero wala man natabo? Si Sister Lourdes. Maayo mga plano, pero wala yung natabo. Good plan, pero wala natabo. Siguro ako malay. Kaya gusto ko may mamaya, pero wala ko. Sorry ah. Kulang tumulong ko pares ko okay. Now, may mga problema ang encounter natin. May mga failures kita, may mga plano kita na maayaw lang siya. Pero wala sa mga katapot, naaayhan. Now, we will go sa solusyon. Ano yung solusyon sini? Saligi ang Ginoo. Unay na. May Bible ka mo? Ulo ba ito? Isaias 1, Old Testament. Kinahanglan, no? Kung may mga failures kita, may mga plano kita na hindi natin lakuman, una, saliga natin ng Ginoo. Ulo ba ito? Kung Proverbs, tama? Isaias, versikulo 1. Kasama natin? Sino may di? Ulo ba ito? Isaias 1. Paborito kung ganyan ang versikulo basahon? Pagkibasa. Ang mga tao nagaplano, pero ang Diyos amo ang nagapamakot. Ang tulog. Ang galing! That's why
failure kita. That's why wala kang tabo. Tungod ang tao, gaplano, gini ang tao. Pero ang yes, no, and wait, the Lord. Si Lord niya na decision kung pasuktan ka niya or hindi. Ha? Yes. Ito yan ang tanan sa iya. This is a is nga po kita, versikulo 9. Ito yan ato ng tanan sa Ginoo. Ulubaton, this is a is, versikulo 9. Sino basa? Okay. Sino basa? Sige naman, Sister Pe. This is a is, 9. Ang tao nagaplano pero ang Diyos amo ang nagatuytoy sa iya mga tikang ang kulong sa Diyos. Nahan, amo lang na dapat ipugyan na kay Lord kaysa matuytoy sa ato na tikang, hindi lang sila pagpangunahi. No? Ituytoyan kita sa Ginoo kung itugyan taman ina sa iya. Kat, last point. Okay? May mas maayos siya ng mga plano para sa imo. Jeremias 29:11. Plano mo maayo, pero mas maayo pa din ang plano ni Lord. Basahon naton. Ano maayo ang plano ni Lord para sa aton? Jeremias 29 versikulo 11. Ako lamang ang nakahibalo sa akong mga plano para sa inyo. Mga plano na nagapauswag sa inyo. Kat hindi sa paglaglag. Mga plano na nagpadala sa inyo sa palaabuton na inyo ginalauman. Papa sa Ginoo, ako lamang ang nakahibalo sa mga plano para sa inyo. Mga plano sa pagpauswag sa inyo, kat hindi sa paglaglag. Mga plano na magadala sa inyo, sa inyo gin pala abuton, na inyo ginalauman. Kung maayo ang atong plano pero wala na tabo, kay mas maayo pagin ang plano sa Diyos sa ato na dapat matabo. Ha? Sa mga wala kumana, wala pa nang dumanta. Kung nakumana ka, ay hanari ka simbahan. Hindi ka ihan subong, di ba? No? So, muna may tatlo ka bukasyon, no? Pero, i-discuss na yan sa ato, sa natutukod sa karon. Ah, yes, karon. Next. Ika-anom. Ang gugma sa Diyos na nabalayon sa ato, nga wala nagabalihin. Agree ka mo sinu, eh? Yes. Okay, natawang ta. Sino na siya? Kaya the Father. So, wala nag-untag, nag-apadayon ang gugma sa Diyos sa aton. Ano ang pagkilala natin sa the Father? Ano to? Creator. Okay, very good. Tignan pa po ang magiging creator niya? Wala. Next, sino siya? Ano ganyan siya? Savior. Another term? Redeemer. Ang mga po, ang pagiging redeemer niya, nagpagpo wala? Wala. Kung masaya po. Next. Ano niya siya? Ano niya siya? Sanctifier. Nagpagpo ang pagiging sanctifier niya? Wala. Ang God the Father as a creator, wala nagpagpo. Ang God as a redeemer, this is the love of God to us in John 3:16. For God so loved the world, so He gave His only begotten Son, whosoever believes in Him may not perish, but have eternal life. Wala na naman ko. Holy Spirit is sanctifier, naman ni Lord. May promise sa ato na, yes, ang Holy Spirit mag-guide sa ato sa kamatuunan, kahit mag-apabalaan ang isa ato, sanctifier. Okay? Next. Aray ang kamaturan, nung wala natin siguro nakita. Pakibukas ng Bible, hindi niya mabudlay pangitaon, Genesis 1, verses 1 to 3. Genesis 1, verses 1 to 3. Ipakita ko sa inyo ang Trinity mismo sa Genesis. Na, ang Trinity, ano sa Genesis, ha?
chapter 1, verses 1 to 3. Sa nasugod ang Diyos sa pagtuga sa kalibutan, kagsantanan ng yara sa kawaan, ang butak wala kasing kamusayan. Ang mabalod ng kadagatan na nagabaton sa tanan, nalikupan sa kaludulman. Ang mabalod nga kadagatan nga nagabaton ang katabon sa tanan, nalikupan sa kaludulman, kag ang mabaskog nga hangin nagahuyop sa ibabaw sa tubig. Dayon ang Diyos nagsiling, magluntad ang kapawa, kag sa gilayon may kapawa, ang pulong sa Diyos. Mangkot, dito ang Trinity. Sige? Okay, analyze. Ano nga rin diwa ang atong na Father? Creator. Sige niya, magluntad ang kapawa. Father na to. Paagi ganit kay sino ang pananatuga? Kay Jesus. Ano nga si Jesus sa John chapter 1 verse 1? Pulong. Yes, pulong. Word. Pagkamali na magluntad ang kapawa, that's the word, no? Aras Jesus. Kag ang spirito nga na lingkog sa? Yes, the Holy Spirit. Ang Trinity aras sa Bible. Gani, hindi kita dapat ng pangdaduwa na ang bugmas ng Diyos nagpatay nga wala nagabalik ever since sa beginning pa lang. Sa pag-create pa lang, wala nagabago ang Diyos sa aton. Okay? Last point. Ang Diyos wala nag-untat sa paglapot sa aton. Okay, dala. Sister Rose, pwede mo malantaw ang image. Anong imumambal? Ang aton niya na picture mo, nagpakita na bisan na itagalakad sa mga problema, sa kasubo, kung kisas, tanong-tanong niya, nagkakatabo sa life na ito. Ang Diyos, i-offered ng kiyako sa ako, kaya siya ang Emmanuel mo. Yes. Hindi ba lahat? Oo. Okay. Mula na niya ang ako, niya mula ang isang gauntat, bisan ano katunto sa tao, sa gabi, sa time na magigda sa siya na ulunan, kapin siya pala sa mga but still, because man is weak, no? Very weak ang man. Pero ang Diyos, wala din niya akong nag-untal. Alam mo sa niya ako. Kaya nga, God is love. Yes. Okay. Thank you so much. God, nahambal mo na nagaan ang possible answer sa sabat nini na sa pamangkot nini. Ano ang butang na dinhatag sa Diyos sa tao na hindi niya mapahilagtan? Ano ang will? Free will. Okay. Diba lang? Gagin mo kita sa bagay na gusto nato. But at the end of the day, at night mismo, yes, diba? Free will. Kay Silindre mismo sa Deuteronomy chapter 30 verse 19, saksi ko ang langit at ang lupa na ngayon inilahad ko sa inyo ang buhay o kamatayan at ang pagpapala o sumpa. Itagaan niya kita sa free will. Pero ang balik sister kagayina, si Lord din ang kapulit niya sa gusto niya po ni Lord sa akin, itong itagaan niya kita sa free will na kabuhin niyo natin. Kaya piliin niyo ang buhay para kayo at ang inyong lahi ay mabuhay ng matagal. Bisan ginhatag ni Lord ang free will para sa aton, gusto gihapon ni Lord nga mabuhi kita. Gusto gihapon ni Lord nga kaupod ta siya. Because our story is God's story. In that, sa Dios ang tanang padayon, pasalamat, palakpakan nato ng Ginoo.